guys, this is John. Welcome back sa aking YouTube channel. Bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga nanonood, for those who have already subscribed. Thank you very much. And mga nagle-like, nag-share, at saka pati mga nagdi-dislike, thank you. Kasi feeling ko, pinanood nyo, tapos hindi nyo nagustuhan. Dito tayo sa medyo serious part. So, last February 7th, yung Prime Minister ng Japan, which is Prime Minister Suga, he declared state of emergency sa Tokyo and yung neighboring places na, including Chiba. So, may dalawa pa eh. Sana tama ako sa sasabihin ko. Saitama and Kanagawa. Sa ngayon, wala pa siyang dinideclare na isasama na yung Osaka, but sabi-sabi sa paligid ko na maybe next week. So, pag dito kasi pag sinabi na under ng state of emergency yung lugar, what it means is, halimbawa may mga companies doon. So, pinakikiusapan niya at ini-encourage niya na yung mga companies is kung pwede, pagtrabahuhin na lang yung mga tao sa kanilang mga bahay o yung tinatawag nilang teleworking. At pagdating naman sa mga may-ari ng mga restaurants, wala naman yung rule na parang close mo muna yan kasi may COVID. Walang ganon. But they are asking them na yung service, halimbawa, yun nga yung social distancing. When it comes doon naman sa mga tao, halimbawa, pagpupunta kayo, pinakikiusapan niya na sana huwag na kayong lumabas or huwag na kayong kumain sa labas. So, it's more of like suggesting people what to do, pero not totally commanding them na ito ang dapat nyong gawin. Sa Pilipinas na lang, kasi pinakamadaling ma-explain para sa akin yun, na meron tayong mga ECQ and GCQ, mga ganon. I don't know the certain level. I'm not really, I don't really know the details of those MGCQ and GCQ. Pero, di ba may ganon yung parang bawal kayo lumabas on this day? Hindi naman ganon. Not to that extent yung amin dito. So, you can still go out. We can still go out if you want. Yung mga necessities namin, pwede pa rin naming bilhin at pwede pa rin kaming lumabas without any limitations. Puro pakiusap lang na sana po, huwag na lang po kayo lumabas, huwag na lang po kayong pumunta sa mag-travel. And nakikita ko naman yung mga tao dito, hindi masyadong mahirap pakiusapan in a way na sila rin kasi takot din naman na parang pag nag-spread yan, di sila makakapasok sa trabaho. Pag di sila nakapasok ng trabaho, wala silang sasweldo yan. Pag wala silang nasweldo, wala silang pambabayad dun sa mga kailangan nilang bayaran. So, ito na ang pinaka-importanteng tanong. Joanne, paano kapag nagkaroon ulit ng state of emergency, under state of emergency ulit yung lugar kung nasan ka? Ganun ba ulit? Mawawalan ka ba ulit ng regular na pagpasok araw-araw? Ano ba yung salary mo? Maaapektuhan ba yung salary mo? And at the same time, hanggang kailan yan pag nagkataon? Joanne, may possibility ba na maulit yung nangyari sa'yo nung April, nung last year, nung April at saka nung May? Ang sagot ko, wala pa naman, pero yes, there is a possibility na dito lang ulit ako sa bahay. Online classes ako sa mga gustong mag-online. And pero hindi lalabas para magturo. Hindi sasakay ng tren para makarating sa ibang lugar to teach. Walang ganon. Kapag nagkataong binaba na part ang Osaka ng state of emergency because of COVID-19. Pangalawa, so, Joanne, yung salary mo, paano yon kapag nangyari? Last year, nung wala akong masyadong pasok, nandito lang ako sa bahay, I was well provided. Hindi nila ako pinabayaan. I'm not saying that this year hindi nila ulit ako pababayaan, but what I'm trying to say is, mas alam ko na yung sistema na dapat kong gawin this time. Kasi last year, parang nangapapa kami, what should we do? Without doing anything, parang nakakabagot. At the same time, wala kaming nagagawa para mag-earn ng money. So this time, kung susuportahan ako ng mga bosses ko ulit, ay malaking pagpapasalamat ko. This time, mas gagalingan kong i-introduce yung online classes para kahit papano, meron akong salary na alam kong pinagtrabahuhan ko talaga. Third, Joanne, kung sakali naman na na makasama yung Osaka sa state of emergency, hanggang kailan naman yan? Kasi yung Tokyo and yung three neighboring places niya, under sila ng state of emergency for 1 month, from February 7th to March
January 7th to why did I say a while ago February? Did I say February kanina? January, di ba? Ano ba yun? So, January 7 to February 7. 1 month. So, yung state of emergency kapag yun, usually 1 month. Kapag lalo pang nagrabe, magiging 2 months. So, I don't know. Sa Pilipinas, kasi I've been hearing na parang ang tagal na namin, 3 buwan, 4 buwan, 5 buwan, ganon. I don't think mangyayari yun dito sa Japan. So, yun. Kasi pag ganun ang nangyari, baka mapauwi na ako ng Pilipinas. So, you might be asking, what if, Joanne, nawalan ka ng trabaho, yung pinaka-worst na tumagal ka dyan ng 2, 3, 4 buwan na wala kang trabaho, what if lang? Tapos, or kaya hindi na enough talaga, hindi na ka na kayang supportahan ng company na meron ka, what if talaga? Well, going home is not my choice. Hindi yon ang magiging choice ko para kapag nangyari yung pinaka-worst scenario. Naniniwala ako na this is just a trial for me. At pag nag-give up ako sa pagkakataon na to, yung mga susunod na mas mahihirap na trials na darating sa buhay ko, baka hindi ko siya malusutan. Kasi kung ito nga lang eh, na alam ko naman na kahit papano, I am very blessed na hindi ako talaga pababayaan dito. Siguro mahihirapan ako pero hindi nila ako pababayaan. Naniniwala ako doon. Subok na to, as in, subok na. yeah, kaya hindi pag-uwi. Siguro ang gagawin ko na lang is, number one, mas gagalingan ko yung paghahanap ng mga online classes. Possibly, I'm going to introduce myself as an English teacher. At pati yung work kung saan ako, pati yung company kung saan ako nagtatrabaho, doon sa mga estudyante, kapatid ng estudyante ko, kaibigan ng mga estudyante ko, in a parang wider audience. Hindi lang yung estudyante ko yung kukulitin ko, tatanungin ko rin, baka may apo ka, baka may anak ka, gano'n. Pangalawa, siguro babalik ako sa pagte-transcribe. Sa mga hindi nakakaalam, dati akong transcriber, yon. And very short term lang kasi sinubukan ko lang naman. And ang nangyari, night shift kasi yun eh. Parang gabi, umaga dun sa kanila, tapos gabi sa akin dito. Minsan alas 2, mga 2:30 na ako matatapos sa pagte-transcribe ko. Napapagod daw kasi may pasok pa ako kinabukasan. Pero that was actually my choice. It was not part of my real job dito sa Japan. Parang ano lang yun, katuwaan lang nung una. Eh, nagugustuhan ko kasi kumikita ako ng laki-laki. Ano yun, for 10-minute file na natapos ko in less than 2 hours. Siguro pinakamahaba na yung 2 hours and 30 minutes. Kumikita ako ng 2,000 yen. So, divide mo lang yan sa 2. So, 1,000 pesos. Mga ganon. Depende sa file, ganon. Yun. Pero, hindi ko rin kinaya. Siguro kasi hindi ako yung panggabing trabaho. Pang umaga lang talaga ako. So, siguro yun. Uulit-ulit ako. Although, nung last ko, talagang napagod na ako. Talagang yung rank ko bumaba siya. Kaya natanggal ako. Tanggal ako in a way na sinabi nila na, ma'am, you were doing great, kaya lang, bumaba yung level ko. Kasi hindi ko talaga kinaya. Gabi na kasi, madaling araw, na paunahang makakuha ng file. Pero, no more explanations for that. Kasi may iba namang company pang pwedeng, ang tawag doon, applyan. And I hope, pwede pa rin yung kahit wala kang resume. Yun. Matlo, siguro, ang gagawin ko is, magiging mas patient ako at titipirin ko muna kung anong meron ako. Because definitely, hindi naman consistent yan. Hindi to magtatagal, naniniwala ko, babalik din ako sa normal na may trabaho ulit. Pero syempre, lahat ng mga tanong na sinagot ko kanina, mga hindi pa naman siya nangyayari. Of course, alam mo yung parang, hindi dahil nangyari siya last year, mangyayari ulit siya ngayon. Or hindi dahil nangyari siya last year, walang posibilidad na mangyari siya ulit ngayon. Parang nalito ko sa sinabi ko. Ang gusto ko lang naman sabihin is, walang nakakaalam. Nobody knows what's going to happen next. At yung mga tanong na sinagot ko kanina, those are just what ifs. Maybe. I will. More of like,
kapag if weather. Pero sa ngayon, safe ako. Nakatapos ako ng isang buong klase ko ngayon. And I still have class tomorrow. May klase ako sa Monday. So far, okay pa. Araw-araw, iti-treasure ko kung ano yung natapos ko at the end of the day. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari kinabukasan. Lalo pa ngayon, ang daming inconsistencies dahil nga sa COVID-19. Siyempre, pinapanalangin ko lahat. Lahat ng mga tao, hindi lang ako, hindi lang yung family ko, kundi lahat ng mga tao, especially yung mga affected na nawala ng trabaho, na pauwi sa Pilipinas, na sana makabangon kahit pa konti-konti lang. Okay, sa mga nagtatanong kung John, ano ba yung Zembu online shop? Sinong may-ari niyan? Bakit mo pinopost? Para saan ba yan? Okay? So, ang Zembu online shop ay pagmamay-ari ko po. Mong Zembu, ang ibig sabihin niyan, everything. Kaya naman ganun ang pinangalan ko kasi everything na nakikita ko dito, tinitingnan ko kung possible ba siyang pwedeng maipadala sa Pilipinas. Pag okay, pinipicturean ko siya tapos ina-upload ko po doon. So, yung online shop na yon is, yun yung mga, halimbawa, pag nakita ko ng mga ramen dito, pinopost ko agad kasi alam ko naman pwedeng ipadala yon. So, sa mga nagtatanong, halimbawa, yung mga musical instruments, unahan lang po kasi hindi pwedeng magpadala ng dalawa at mahigit. Isang musical instrument for... Actually, no, isang machine lang ang available. Gadget ba yung term doon? Yun, kada isang box. So, kung sino lang po yung unang nagpa-reserve, siya lang po yung makakakuha ng slot na yun. Tapos, ang available po namin sa Pilipinas ngayon is we have the KitKat, yung matcha. Tapos, meron kami nung laundry net na... may mga bumili na po kaya yun lang po, limited lang po yung meron kami sa Pilipinas, so kapag naubusan na po, hintayin nyo lang po yung second batch. Tapos yung cup ramen na tongkotsu na may thick na flavor, hindi siya yung parang tubig lang, hindi mo siya masarap kasi sa akin ang sabaw kapag alam kong hindi tubig yung nalalasahan ko, hindi yung parang food coloring lang, promise. Yung tipong pag naubos mo na yung noodle tapos may sabaw ka pa, pwede mo siyang lagyan ng kanin tapos ulamin mo. Ang sarap. Kahit wala ka ng ulam, masarap. At saka, pero syempre, sundin nyo po yung level ng tubig. Baka naman kasi buhusan nyo ng maraming tubig yun. Sabi mo, John, ano ba to? Sabi mo, masarap. Opo, masarap yun. Pero baka naman isang drum yung ilagay nyo tubig, wala na nga talagang lasa. So, sundin nyo lang po. Yung mga nakabili na po, sundin nyo lang po yung instruction doon. Kasi, alam nyo naman, pag hindi tama yung instruction mo, kahit na nandyan na sa harapan yung product, hindi mo makukuha yung parehong lasa at yung parehong quality. So, yun. Masarap po talaga, promise. And, to follow na po yung mga iba sa mga nag-order na po sa akin, pinapaliwanag ko naman po na hindi nyo po agad-agad sila makukuha dahil number one, ang shipping po ay it takes quite a while kasi mga yung pinakamatagal kasing based sa experience ko sa Subarashi Cargo is 1 and mga 6 weeks, ganun po. So iniipon, tsaka iniipon ko po kasi hindi naman pwede pag umorder ka ng isang box ng ang tawag nun, isang box ng soap, yun lang ipapadala ko. Kung pwede nga lang pong ibato ko sa Pilipinas, pwede na. So, ipunin ko muna po sa box. At kapag alam ko at confident na ako na pwede na siyang ipadala in a way na marami na kayo, marami, susubukan ko po talaga na ma-deliver sa inyo ng maayos yon. And the thing is, basahin niyo po sana na ang... sending fee po namin ay nakadepende sa kung ang and pag within GMA ka nakatira kasi mula sa bahay namin maliit lang naman yung GMA, lahat yon libre yung shipping fee nun. Ganun lang namin siya, ote yan na. Pero kapag medyo lumayo na kayo, may shipping fee po yon. Kahit naman po saan kayo mag-order, kapag malayo po yon or pag medyo wala na kayo dun sa vicinity nung libre, may bayad na po. So yun, maraming salamat and I'm really praying for everyone's health, lalo na ngayong taon. Talagang health ang pinaka-importante. Totoo talaga yung health is well. So maraming salamat at kasing papusana ng Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya.